evening, everyone. Welcome back to my channel. Welcome back to Ako Anime. And today, nandito na tayo sa ika-19th episode ng ating Voltes 5 Legacy. So yeah, I'm always late on making videos for this because I'm so busy. And I would like just to announce that after this vlog, maybe I think magpapahinga muna ako ng mga 3 nights, yeah, 3 nights or 2 nights lang na pagwa-vlog about Voltes 5 kasi meron kaming camping mamaya, yes, mamaya, or siguro habang na-upload ko to is, yeah, nagka-camp na kami, okay, sa aking mga grade 10 students. So, kaya medyo laylo ako ng mga 2 to 3 days siguro. And after that, balik tayo muli sa pag-vlog natin at pag-react at pag-review ng mga Voltes 5 Legacy episodes, and I hope I can make the next meme of the week for Voltes 5 Legacy kasi hindi ko talaga nagawa yun last time kasi ang busy ko rin sa pag-prepare for this camping para sa aking mga grade 10 students. Okay? So yun, let's go for the reaction and review for this episode, the 19th episode. Okay? So nagsimula ito sa pag-usap ni Dr. Smith at ni Mark about sa kanyang ina, about sa kanyang insecurities, yeah? Insecurities also, and being insensitive towards the Armstrong Brothers, at kakausap niya dito si Dr. Smith, at nakita naman natin na talagang let's say we can feel that Mark make Dr. Smith as his father figure. Ang laki ng kanyang pasasalamat kay Dr. Smith about dito. And then we have here another shot for Camping Falcon na gabi. Ang ganda talaga. CGI again, hands up ako dyan. Okay na ako. And then after that, meron tayong report about Big Bird na tumakas. Hindi naman tayo tumakas. I don't know if approve ba or hindi yung paglabas niya ng Camping Falcon. And gusto sanang puntahan or sunduin siya ni Jamie at Steve, pero pinigil siya ni Dr. Smith na sinabi, let Big Bird let it out of steam muna, o ilabas muna mga sakit ng loob, anuman na mga nararamdaman sa kanya about sa nangyari sa kanilang mama ni Mary Ann Armstrong. And ayun nga, nandun nga si Big Bird sa mainland, and then hindi naman siya nagiinom o ano, kumakain ng pizza. Ayun. Pero habang kumakain siya ng pizza, narinig niya yung dalawang lalaki sa gilid niya na merong binabastos na waitress. Ano yun nga, as a military and gentleman, chivalry style ng pagiging gentleman, nilabanan niya naman. And for self-defense naman, kung makikita niyo yung martial arts ito ni Big Bird, talagang self-defense yung ginagawa niya kasi inunahan naman talaga siya ng mga lalaki yun. So yun, nabugbog, I don't know, hindi naman masyado, pero yeah, mas angat talaga si Big Bird about sa martial arts dito. Umalis na yung mga lalaki, and then save niya yung babae. At the girl was named Judy. Okay, Judy. So, isang character na naman, bagong character na wala sa anime. I don't know if nandun siya sa anime. Kung meron mga kasabi niyan, just comment down there. Kung alam nyo na nandun siya sa anime. But for me, wala ko naalala na merong Judy na name sa Voltes 5 na anime version. Okay, so ayun nga, nagpasalamat naman yung babae sa kanya, si Judy. Andun, nag-hug pa nga yung babae sa kanya. At sabi ni Big Bird na, uy, mas mabango pa to kaysa pizza ko. And then, yeah, you know, Big Bird in Voltes 5 Legacy have this sense of humor. So ayun, joke time ulit. Or, yeah, kilig-kilig time. So dito na part, parang meron ng pakilig time dito si Big Bird. So it's ano, si Little John lang. No, hindi, bata pa yun, okay? Pero si Mark, medyo, yeah, ginagawang love team, ginagawang love triangle pa si Mark, si Steve, at si Jamie dito. So, ayun, next na yun, okay? Balik tayo dun sa Bosanians, dun sa underwater castle, or, yeah, barracks, or ano bang tawa yun dun, HQ, headquarters sa mga Bosanians nila ni Zardo, Zandra, Zul, at ni Draco. So, ayun nga, nagplano-plano sila dun about sa susunod na pag-atake nila. And then, yeah, inom-inom ng konti yung dalawa ng, I don't know, alak ba yun? Okay, and then, ayun, nag-training si Zardos na wala yung mga kapa niya. Ay, it's magaling naman dito si Martin Del Rosario, pero, yeah, medyo halata ng konti na stage talaga yung paglaban niya. I think if he give more effort for the acting of the battle, sa kanyang exercise battle dito, against sa mga Bosanians na mga kawal,
siguro mas maganda. Pinapakita kasi dito na gentleman yung style niya ng ano ng martial arts. Hindi ko alam kung ano yung martial arts na ginagamit na dito. Hindi ko expert dyan, pero gumagamit siya ng sticks and spears. So ayun, nanalo yun. Siyempre naman, dapat talaga manalo si Zardos dito. So ayun, tapos sinabihan pa siya ni ano ni Zandra na ang galing niya talaga, wala siyang kapares. Tapos same din si Draco na inappreciate na din yung galing ni Zardos dito sa martial arts or sa anumang martial arts na tawag nila doon. Sabi din ni Zul, si Zulpi dito, sabi niya, parang siya din daw sa kabataan niya, tinamaan pa yung ulo niya nung hinahawakan niya na stick. And then sabi ni Draco na wala namang nagtatanong. So ayun, always talaga merong ganito na sa Bosnian side, okay? Kapag nagpang-abot si Draco at si Zul. So, yeah, let's see kung ano pang mga kabalustugan ng dalawang to ang gagawin nila sa Buzenia. Or sa kanilang headquarters pala. Okay, so ayun, pinapahanda na ni Zardos yung susunod na beast fighter na si Gardo. And yeah, we will have him, I think, tonight or after this upload. Parang, or siguro tapos yung episode. Nakita niya siguro si Gardo. Or yeah, baka next week na. Yung pag-atake ni Zardo. Ni Gardo. Naku po. Nakumbay ko na si Zardos at si Gardo. Okay, then, ayun. Napunta tayo sa scene kung saan nag-date-date na si Judy at si Big Bert dito. Yeah, nag-date-date na sila. And then, yeah, sabi dito nga is gusto ni Judy si Big Bert. Gusto rin ni Big Bert si Judy. Same sila, pero huwag madaliin. Ayun. Na wale yung kiss attempt ni Big Bert sa kanya. First girl daw na ganito kahaba at ganito yung pag-uusap nila at open si Big Bert sa pag-uusap sa isang babae maliban sa kanyang mama. So ayun, we can say that this will be the love team of Big Bert, but yeah, we have another story for that next after this pala sa last part kasi meron akong sasabihin about dito. Then we have here about Jamie and Steve naman, which is yeah, lilipat pa sila ng bahay, which is nandoon na lang talaga sila sa Camp Big Falcon. Kasi there's so many memories about the, here sa bahay nila, doon sa malapit naman sa Camp Big Falcon, pero yeah, much better to move on at doon na sa Camp Big Falcon maninirahan. And then dito pala sa episode to, hindi ko nakita si Little John. Wala dito si Little John sa time na ito. Then andun at tinimplahan naman ng tea ni Jamie si Steve dito. And yeah, kilig-kilig moments about sa you know, friends ba yung pagtingin mo sa akin, yun. Which is parang tatapon pa yung tea ni Steve dito kay Jamie. And then about that, Jamie and Steve love team ang part na to. Which is pahilig-kilig moments about sa crush down na pinipili talaga ni Jamie kung sino daw yung crush ni Steve dito. So ayun naman, hindi naman nasabi ni Steve kasi yeah, we know that ang crush naman ni Steve ay si Jamie. Okay? And then, napunta na nga tayo sa last scene natin, which is doon kay Zardos, which is meron siyang ginagawang patago na taktika na hindi alam ni Zul, hindi alam ni Zandra, at hindi rin alam ni Draco na meron siyang itinanim na espiya doon sa ating planetang Terra Air 2, which is the theory is that Judy or Judala, kasi yun yung pangalan niya, if makikita nyo sa credit scene sa last part, yeah, yung ano ngayon. Basta yung credit scene natin, makikita nyo ang pangalan ni Paras. Ay nalimutan ko yung first name niya, basta Paras yung ano niya, yung last name niya. Is yung name niya is Judy and then slash merong Judala. At meron ding nakakita na sa kanyang mukha doon sa buzay niya nung nakarating si Ned Armstrong bago umalis si Zardos doon. Okay? So, parang medyo nag-i-interconnect yung mga teorya ng mga manonood natin. At same din sa akin kasi yun din yung akala ko or yung teorya ko rin about kay Judy dito. Nabigla na lang lumitaw tong babaeng to. Hindi naman siguro na talagang ipinaris lang siya kay Big Bird for that. Meron ding kakilig-kiligan si Big Bird. Yeah? Or meron ding ano si Big Bird dito. Pero yeah, I think all of the characters na i-pre-present dito is meron talagang importanteng bahagi for the story of Voltis 5 Legacy. So maybe, maybe not, maybe yes, meron pa ding yung about sa espiya na sinabi ni Zardos ito. Baka yung sundalo na gustong pumatay kay Steve, pwede din. Si Eva daw, baka din. Pero parang matagal na magkilala si Eva at si Steve. So, I don't really know. Pero, that's the speculation. Tatlo yung speculated. Pero, pinaka-klaro talaga dito is si Judy. Pero, I think, he will be a double agent na dating
na after niyang siguro gagawin niya lang to kasi merong pinanghahawakan si Zardos na importante sa kanya para gawin yung mga hindi niya gustong gawin sa mga taga planet Terra Ertu. Okay? So ayun, doon natapos ang ating scene at ating episode for that day. So it's very short and short. Yes, short. Walang masyadong excitement pero merong build up na naman ang story going to the next Beast Fighter natin. Okay? So ayun, yun lamang yung ating episode 18 natin. 18 ba? Tama ba ako? 18? 19? 19 pala! Episode 19 natin. Ako, 19. Episode 19 natin sa ating Voltes 5 Legacy. So for this time, it's still about unti-unti nang nawawala yung about kay Marian Armstrong, the move on of the mourning of the Armstrong brothers about Marian Armstrong. Unti-unti na sila nakaka-move on pero hindi na nalilimutan, syempre. Ang gusto ko sana ng next na makita is paano to mako-cope up ni Little John. Siguro ang cope up dito ni Little John is about sa paggawa niya kay Octuan. Parang ganun for me, okay? Teorya lang again. Okay, so kasi kay Big Bird si Judy, si Steve break up niya kay Eva and then being close to Jamie. Si Mark naman is about the being insensitive to the Armstrong brothers and then coping up this with Dr. Smith about finding her mother, which is I think meron na tayong clue for the next week about the mother of Mark. And then kay Little John na lang, paano makukup up to ng bata? Okay, paano to makukup up? For me, it will be Octuan. Yun yung teorya ko dito. Kayo, ano yung teorya niyo? Lakay niyo dyan sa comment ko ano yung mga teorya niyo about this episode. Okay, about the espia, about the coping up of the loss of mother of Armstrong brothers. So, ayun, lakay niyo dyan sa comment section natin. So, yun lang muna sa ngayon, mga ka-Voltes team dito. Again and again, hayutos ng konti about the Voltes 5 Legacy na mga content kasi I will have a camping. I don't know if meron akong stable signal doon para makagawa ako ng ganitong klaseng commentary, reaction, and review about Voltes 5, which is, yeah, this is my very relaxing setup dito sa bahay. So, doon kasi nasa school ako. I don't have the equipments. I have my cellphone pero equipments parang wala. But I think makakapanood pa na ako doon ng Voltes 5. Okay, so that's it for now, guys. Thank you so much for watching. Salamat sa mga lahat ng mga nanonood ng aking videos about Voltes 5 Legacy. Late man, pero pinapanood at ang kilig nyo pa rin. Thank you so much. And sa mga manonood pa at sa mga magsasubscribe at nakasubscribe na, thank you so much. Stick tayo ah. Manatili tayo. Okay, for more Voltes 5 Legacy content next time. Okay, that's it for now, guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake De La Paz signing off. Uncle Anime signing off. For now, let's bolt in again next time. But for now, let's bolt out. Bye! Camping muna.